Ginago ko! Hindi! Diyos ko! Pinatay yung lalaki! Diyos ko! Diyos ko! Gaano nga ba kadalas ang minsan? Kadalasan, kahit alam nating mali at malapit sa kapahamakan, dahil sa matinding hilig ng laman sa kamunduan, ang minsan ay nauuwi sa masalimuot na karanasan na nag-iwan ng matinding pilat sa tauhang sangkot sa ating kasaysayan sa araw na ito. Magandang gabi po, Dark Shadow. At sa libo-libo ninyong kapwa ko tagapakinig, ako nga po pala si George, tubong San Joaquin, Pasig. Hindi po ako mahilig sa mga galaan, lalo na sa mga sayawan. Pero nang magbakasyon kami dito sa probinsya sa Libmanan, usong-uso ang mga sayawan sa mga barabarangay. Kaya kinulit ako ng pinsan ko, minsan lang daw akong magbakasyon sa kanila. Paminsan-minsan naman daw ay sumama ako sa kanila. Pero ang minsan na yon ay minsan ding magpapahamak ng aking buhay. Naman talaga kasi palagalangan ako. Eh kahit dun sa Maynila, hindi naman siya nagagagala. Sub-sub lang siya sa pag-aaral niya. Kasama naman ho kaming mga pinsan niya. Hindi naman ho namin siya pababayaan. Ma, nasa inyo po ang pagpapasya kung hindi po kayo papayag. Hindi talaga ako sasama. Mabuti na yung nag-iingat. Wala naman hong gulo dito sa atin, di ba? Ipapakilala ko lamang ho siya sa mga kaibigan kong babae. Malay nyo, dito na siya makakita ng mapapangasawa. Ano ma, anong desisyon ninyo? Siya, sige na. Eh, basta ngayon lang kita pagbibigyan. Nako, salamat tita. Pero sa susunod, abay hindi na. Nako, salamat tita. Sige na, insan, magpalit ka na ng damit. Yung pangporma ng makapunta na tayo sa Sayawan. Maraming magagandang babae doon. Adak! Ma, naghintay na po si pinsan sa labas. Ako'y kinakabahan sa pagsama mo sa kanila. Minsan lang ho ito, ma. Ay, naku, huwag kang magpapakalasing dun, ha? Sige po, jajaming lang naman talaga ako sa kanila. Ay, mag-iingat ka, anak! Ay, opo. Umuwi ka kaagad kapag hindi na maganda ang nangyayari sa Sayawan. Opo, ma. Salamat na lang po sa paalala ninyo. Sige po, alis na kami. Sige, mag-iingat ka. Dun lang ako kinalolo mo. Tutulong ako sa paghahanda para sa kapiyastahan. Sige po, ma. Bye! Ramdam ko si Inay Dark Shadow. Totoo ang mga kutub niya. Siya man ay tutul na sumama ako sa pinsan kong pumunta ng Sayawan. Pero dahil sa tawag ng pinsan ko, napasama na rin ako sa kanila. Hindi ko akalain na ang excitement na nararamdaman ko, kabaliktaran ng nararamdaman ni Inay. Iba yung kabog ng dibdib ang kanyang nararamdaman na mga oras na yun. Kulang na nga lang daw ay sundan niya ako sa Sayawan para umuwi lang sa aming bahay. Oh, Diyos ko. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito para sa anak ko? Siguro, hindi lang talaga ako sanay sa lakad niyang ito. Panibasa, ngayon ko lang siya pinayagan na sumama sa Sayawan. Kaya siguro naninibago lang ako. Ay, Diyos ko, patnubayan niyo po ang anak ko.
Huwag niyo po siyang pababayaan. Huwag po, Diyos ko. Mahal na mahal ko ang aking anak. Mahal na mahal ko siya. Mga gago kayo! Sino ba dapang? Insan, wala pa tayo sa Sayawan. Kulo na kaagad ang sumumbulat sa atin. Kaya mo lang yan. Ilalan na yan dito eh. Nagwawala, naghihisigaw kapag lasing. Di naman yan pinapansin dito. Eh ano kaya kung umuwi na lang tayo? Ano? Malapit na tayo sa Sayawan, saka hindi na tayo atas dito. Lumabas ang matapang! Relax ka lang. Lumabas! Insan. Halika na, diretso lang tayo. Diretso lang tayo. Sige, sige, sige. Ano ba naman yan? Ganito ba talaga sa lugar ninyo? Dayan, si Pinsan George. Baka pwede ka rin isayaw? Oo naman. Para ano pa pumunta ako dito sa Sayawan kung hindi ako makikipagsayaw, di ba? Insan, sige na. Doon na kayo sa gitna. Halika na. Totoo pala ang sabi ni Mike. Mahiyain ka nga. Kung sino pa yung laking Maynila, siya pa yung mahiyain. Maayos kasi ang pagpapalaki sa akin ng mama ko. Hindi ako sinanay sa mga ngalaan, sa mga nightlight. Halata nga. Kasi sa paghawak mo sa bewang ko, ramdam kong panginginig mo. Mukhang sanay na sanay kang hinahawakan ng bewang mo. Oo naman. Ganito kasi ang dito sa amin kapag may sayawan, kung sino-sino makakasayaw mo. Yung iba nga nangihimas pa eh. Ha? Mm-mm. Pero ikaw, alam mo ikaw, gentleman ka. Ay, may dimples ka pala. Ang cute mo ah. Ika, hindi naman. Huwag mo ko masyadong pupurihin. Napaka mahulog ang loob ko sa'yo. Hindi mo man lang ako masalo. Bakit? Bola ka ba? Alam ko ang joke na yan, ha? Bakit? Kasi gustong-gusto kitang saluhin. Pero ayaw na kitang i-dribble. Gusto ko, i-shoot ka kaagad sa puso ko. Ngayon ako naniniwala na mapagmahal pala talaga ang mga probinsyana. Ay, ano? Hindi, bulera lang. Pero, the best kami magmahal. Maari ba kitang i-take out? I-uwi? Ganon? Sure! Gusto mo ngayon, ha? Huwag kang maghahamon sa akin, ha? Hindi kita hinahamon. Inuudusan kita. Ah, Diyos ko! Ano yun? Magkita na lang tayo mamaya. Ayun na yung mga kasama ko. Nagsisipagtakbuhan na sila. Gago ko! Hindi! Diyos ko! Pinatay yung lalaki! Diyos ko! Diyos ko! Dark Shadow. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano bumaon ang kutsilyo sa liig ng lalaki. Kung paano siya dahang-dahang bumagsak dahil sa pagkakabaon ng patalim. Sa totoo lang, nagsitakbuhan na ang mga tao. Pero ako, nanlamig ang mga tuhod ko sa sobrang pagkabigla sa akin nakita. Hindi ko akalain na ang nakikita ko sa mga palabas, masasaksihan ko sa totoong buhay. Iba pala sa pakiramdam. Yung gusto mong tumakbo pero di mo magawa. Halos kaming dalawa na lamang ang naiwan sa Sayawan na yun. Awang-awa ako sa nasaksak. Yun marahil ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis doon kasama na rin ng sobrang pagkabigla ko.
Diana, nasaan si George? Ewan ko. Basta ko na rin si Inyuman doon sa gitna ng sayawan Diyos ko naman, baka naman kumapaano yun. Ibinilin pa naman siya sa akin ng Chang. Mananagot ako na sa kanya pag napahamak siya eh. Babalik ka doon? Gusto mo ba mapahamak ka? Nagbabatuhan na sila doon ng mga bote eh. Pero baka mapahamak ang pinsan ko. Ililigtas na nun ang sarili niya. Halika na. Hindi. Babalikan ko siya doon. Pero... Intan! May ano ka, balikan na iligtas mong sarili mo? Umalis na tayo dito! Nangangatog na tuhod ko, utang na loko, umalis na tayo dito! Sipat na tayo, pare! Hindi tayo! Hindi tayo! Dali na! Kaya ko na! Yung lalaki nagwawala kanina. Tulungan mo ako! Ha? Parang awa mo na. Tulungan mo ako! Lalapitan ko siya. Tulungan mo ako! Sadali! Alisin mo ang kutilo sa... Ha? Sandali lang! Sandali! Eto! Eto na! Diyos ko! Bumulwak ang dugo sa sugat niya! Pare, ayos ka lang ba? Dadali kita sa ospital! Diyos ko! Patay na yata ito! Patay na yata! Kahit siguro sino naman ay matataranta sa nangyari. Tumalsik ang dugo mula sa liig niya nang tinanggal ko ang kutsilyong nakatarak sa liig niya. Siya namang pagkawala niya ng kanyang manay. Inisip ko ng mga oras na yun, patay na ang lalaki. Sa pangyayaring yun, doon ako inabutan ng mga pulis. Hawak ko pa ang kutsilyo. Doon na rin ako naalimpungatan na sa maling ginawa ko. Dapat sana'y hinintay ko na lang ang mga pulis. Nakausap pa sana siguro nila ang lalaking nasaksak na noon din ay binawian ng buhay. Pasok kamay! Huwag kang kikilos ang masama! Sir! Men! Pusasan siya! Taka, sir! Sir, wala akong alam dito! Wala akong kasalanan! Sir, nagpatulong lang siya sa akin eh! Hindi akong pumatay sa kanya! Magpapalusot ka pa ha! Kitang-kitang ebidensya! Sir, wala talaga akong alam, sir! Sir, patay na to! Oh, pinatay mo siya! Sir, hindi ho! Hindi ako, sir! Tara na! Hindi ako! Sir, tago! Maniwala naman kayo sa akin! Tara na! Hindi ako pumatay sa kanya! Hinuli nga ako ng mga pulis. Ako ang napagbintangang pumatay sa lalaki. Kahit anong pili kong pagtatanggol sa sarili ko at pagtatanggi sa mga akusasyon nila sa akin, hindi sila naniniwala, Dark Shadow. Malinaw na malinaw sa kanila na ako ang may hawak ng kutsilyo. Tila biglang gumuho ang mundo ko ng mga oras na yon. Paano ako makapagtatapos ng aking pag-aaral? Paano ang kinabukasan ko? Paano ang aking inay na pinaglalaanan ko ng lahat ng aking pagsisikap? Isang semester na lamang sana'y gagraduate na ako. Pero sa nangyari sa akin, tila nawala na parang bula ang lahat. Sino ang tatayong testigo sa akin na hindi nga ako ang pumatay sa lalaki? Marahil may ilang nakikinig ngayon at sasabihing, alibay ko lamang ang mga sinasabi ko, pero alam ng Diyos na hindi ako ang pumatay.
madaling araw na. Wala pa rin ang anak ko. Napasarap yata sa Sayawan. Sabi ko naman kasi sa kanila, huwag nang magpapaabot ng ganitong oras. Ano na kayang nangyari sa kanya? Eh bakit wala pa sila? Kinakabahan na ako. Kung maaari lang, sundan ko na sila sa Sayawan. Hindi ako sanay ng ganitong oras. Wala pa siya sa bahay. Eh, kahit malaki na siya, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Nasaan ang anak ko? Bakit kayo lang? Wala pa ho ba siya dito? Bakit akong tinatanong mo? Eh kayo ang kasama ng anak ko eh! Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Nasaan? Siyang nagkagulo ho kasi kanina eh. Nagsipagtakbuhan yung mga nagkikipagsayawan doon. Nakala namin sumibad na rin si George. Ano? Eh wala pa pala siya dito. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi ko naman kasi na hindi na dapat siya sumama. Eh ang kukulit niyo eh. Chang, bakit saan siya na po? Kasi kayo nagpumilit? Chang, hindi naman namin nakalain na mangyayari to eh. Kapag napahamak ang anak ko, hindi kita mapapatawad! Hindi kita mapapatawad! Chang! Chang! Saan kayo pupunta? Sundan ko siya! Chang! Sasama ko! Yung kasama niya yung nakasaksak. Ano? Eh, paano mananaksak ang anak ko? Eh, kahit nga langgam, hindi makapatay yun! Siya po yung hinuli ng mga pulis. Hawak na po yung kutsilyo. Hindi magagawa yan ang anak ko! Hindi niya magagawa yan! Hindi mamamatay tao ang anak ko! Ano ba talaga kasi ang nangyari? Bakit si Pinsan ang hinuli ng mga pulis? Ewan ko. Nataranta ako eh. Iniwanan ko na siya doon ng magkagulo. Eh paano naman niya mapapatay yun eh? Hindi naman sila magkagalit, di ba? Yun ang nga ang ipinagtataka ko eh. Hawak niya doon yung kutsilyo nang dumating ang mga pulis. Ano? Oo. Kaya siyang napagbintangan. Nakapagtataka naman ng ganun. Paano yan? Eh di galit na galit sa'yo ang tita mo. Oo, oh, hindi ko mahalam kung anong gagawin ko. Hindi ko naman akalaing mangyayari ito eh. Bakit kasi parang ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Pati ako nataranta na rin. Paano ba ito? Alam ko ang bait niya eh. Hindi niya kayang gawin yon. Sigurado ako. Iba ang may gawa nun. Iba ang pumatay sa lalaking yon. Insan. Mike? Galit na galit sa akin ang inay mo. Kasalanan ko daw talagang nangyari. Kasi naman kung di daw kita niyaya, sana hindi mo sasapitin to eh. Pinsan, ano ba talaga nangyari? Insan, alam ni Diane ang nangyari. Nakita niya ang tunay na sumagsak sa lalaki niyo. Tutulong daw siya. Titistigo daw siya. Magpapata daw siya na wala ka talagang kasalanan. Salamat naman kung ganun. Sana makalabas ako rito. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Hindi ako sanay dito, Insan. Ayoko dito sa kulungan. Ayoko dito. Anak! Ma, wala akong kasalanan. Pero idiniliin nila ako sa kaso. Ano ba talaga kasing nangyari? Nang magkagulo, nataranta ako. Hindi ako nakagalaw dun sa kinatatayuan ko eh. Mula sa di kalayuan ang pinangyarihan ng krimen. Kitang-kita ko habang pinagsasasaksak yung lalaki. Tapos nagsipagtakbuhan sila. Buhay pa sana yung lalaki nang iwan nila.
at nagmamakaawa siya sa akin. Nahugutin ko yung kutsilyong nakasaksak. Tapos inugot ko. Tapos biglang bumulwak yung dugo na siyang ikinumatay niya. Matumulong lang sana ako sa kanya eh. Kung buhay lang yung tao na yun, magpapatotoo yun, hindi ako sumaksak sa kanya. Ininterrogate ka na ba nila? Oo lang na eh, pero hindi sila naniniwala sa akin. Anong sabi nila? Hindi nga naniniwala sa statement ko eh. Nagsisinungaling daw ako. Makilala niyo naman ho ako. Hindi ko magagawa ang pumatay ng tao. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sana. Ngulong ko lang eh, na minsan ang pagsama ko kay pinsan sa kasiyahan. Siya pala magpapahamak sa akin. Sana hindi na ako sumama sa kanila. Sana hindi na lang. Huwag kang mag-alala, anak. Kukuha ako ng abogado natin. Hindi ka makukulong, anak. Makakalabas ka dito. Salamat. Maraming salamat. Anak ko. Lumong-lumo ako ng mga oras na yon, lalo na nang makita ko ang pag-aalala ng aking ina. Ang pangarap naming dalawang iaahong ko siya sa kahirapan dahil nga magtatapos na ako. Hindi ko akalain na sa sayawang yun magwawakas ang lahat ng pangarap ko. Pangarap ko rin para sa aking ina. Kahit naman siguro sino ang nasa kalagayan ko, ganun din ang mararamdaman. Sobrang disappointment. Bakit ko pa pinagbigyan ang pinsan ko na sumama sa kanila sa sayawan? Nawala na ako ng pag-asa, Dark Shadow, dahil sa mga nangyari. Malakas ang ebidensya nila laban sa akin. Wala nang naniniwala sa akin na hindi nga ako ang pumatay. Tanging inay ko na lamang ang naniniwala sa aking mga sinasabi. Yung pinsan ko naman ay natakot na rin tumistigo. Ang tanging inaasahan ko na lamang, lumantad ang tunay na may sala para mapatunayan na not guilty ako sa krimi na yon. Sana po ay naging aral sa inyong mga tagapakinig ang aking kwento. Mag-iingat po sana kayo. Kung alam niyong malapit na sa gulo, huwag niyo nang ipagpatuloy. Huwag niyo nang hayaang magaya sa akin. Maraming salamat po, Dark Shadow. Sana'y isa rin po ang aking kwento sa bibigyan ng buhay ng inyong magagaling na drama talent. Ako po muli si George. Maraming salamat po. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan ni na Boy Rita Jr., Buddy Boy Aborde, Neri Agtuka, at Mary Ann Coronel, nakasama si Wilmore Plupino. Ang iyong kasaysayan ay ginawa ng iskrip ni Salvador Lubigan. Audio editor, musical scorer, Kenji Buntaya. Soundman, Al Gilas. Direction, S.A.L. Ito po si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Sa muli, inaanyayahan din namin kayong mag-subscribe sa aming side channel na Pinoy Hiwaga Stories. Maraming salamat po.